Mga anak, pakinggan nyo to. Kung may isip mo lang yung katotohanan bago ka naging tao, mahihiya ka sa sarili mo na nagagawa mong sagutin ang magulang mo. Mahihiya ka sa sarili mo na lalapastanganin mo yung magulang mo. Why? Kasi buhay nila eh. Kung alam mo lang, nung nabuo ka pa lang, nung nag-uumpisa ka pa lang, nung nag-conceive pa lang sila, grabe yung joy sa puso nila, yung excitement, yung pangarap para sa'yo. Nung inilabas ka, hindi rin naman naging magaang, na nananghilit ang buhay nila, ng anib ang buhay nila, at nung ipinanganak ka, minsan o madalas, kung kailan pa lang aning oras, doon sila gigising. At kung maintindihan mo lang yung buhay, na ikaw bilang sanggol, may sakit ka, nag-iiyak ka, hindi sila magkandang natuto, hindi sila mapakali. Ano kaya ang sakit ng anak ko? Na kung tutusin, may mga pagkakataong gusto niya. Kaya yung nanay ko, 86 years old? Wow. Anong busy? No! I want my mother to hear my expression of love. Gusto kong sasabihin sa kanyang, I love you, inang. I love you, nanay. Habang naririnig pa niya. Kasi wala pong kwenta yung nasa kabaong sasabihin mo, Nay! Mahal na mahal kita, Nay! Walang kwenta yun. Right. Ngayon yung sabihin sa kanila yan. Yeah. Habang naririnig nila. Yakapin mo sila habang nararamdaman pa. Hagkan mo sila habang nararamdaman pa. Kasi walang kwenta yung I love you mo. Walang kwenta yung yakap mo. Walang kwenta ang halik mo sa kanila. Kung patay na sila. Right. Minsan pagka nagkaedad na, ang kulit ni nanay. Pero naisip mo ba kung gaano ka kakulit at pinagtsagaan ka nila? Kung gaano ka kakulit nung bata ka? That's the cycle of life eh. Inalagaan ka nila noon. Pag tumanda sila, alagaan natin sila. Huwag natin silang babaliwalain. Hindi ba yan ang lungkot sa ibang bansa? Na kapag tumanda na sila, dinadala na lang po sila doon sa home for the aged? Yes. Kaya dito sa ating bansa, ang nakatutuwa, di ba? Yung pamilya natin, ang tibay ng samahan. Mga kapatid, now is the right time for us to appreciate our loved ones. Kaya kung mayroong pinakamasarap na nararamdaman ko, at kung saan, fulfilled ako, pag nadalo ko yung nanay ko, pag nasabi ko sa kanya, Nay, ang bango-bango mo. Nay, mahal na mahal kita. Mga kapatid, hindi lang siya masaya nun eh. Ang saya-saya sa puso na i-express mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. Yun ang i-develop natin, sweet fellowship. Nung unbeliever ako, wala akong bisyo. Hindi ako naninigat niyo. Wala halos akong bisyo, mga kapatid. Nagbabasketball lang po ako nun eh. Walang kahit anong bisyo. Mga kapatid, pero ang problema ko noon, palasagot ako sa magulang ko. Nung masave ako, yan ang nanotice ng magulang ko. Nabago. Kaya sa aming magkakapatid, hindi po para makipagpaligsahan, pero sila mismo admitted nila na kung merong pinaka-loving and thoughtful sa magulang ko, ako po yun. Why? Because the Lord changed me. The Lord made me realize na walang po pwedeng ipalit sa magulang. Wala. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataon na maging mapagmahal sa magulang. Anak, nilinaw naman ang Bible yun eh. Na ang may pangako ng pagpapala at mahabang buhay yung mga sumusunod at marunong gumalang sa magulang. Kung maririnig lang to ng bawat anak, lalong titibay ang relasyon sa pamilya. Let the Lord bind our family. Abide in the plan of God. Abide doon po sa kung ano yung itinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung ano po ang nais ng Panginoon sa bawat Kristiyano. Mahalaga po yan.